Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yan na ba ang puso? Ako yung napili mo. Those were the best of times, Robert. We really had them. Ngayong Lunes, gagamitin na nga ni Moira ang kanyang alas upang mapaibig muli. Itong si Robert dito nga sa kanya. At dito naman na sinasakyan nga ni Moira ang payo ng kanyang kaibigan na si Neresa, na kinakailangan nga daw na magmukhang kawawa itong si Moira sa mga mata dito ni Robert. At itong kanyang mga kaaway ay magmukhang ang masama. At dito na nga na tila nagdadrama at paawa effects itong si Moira, na ito na nga daw ang kanilang bagong simula na magiging masaya at buo ang kanilang pamilya. At nagpapasalamat nga itong si Moira dahil siya nga raw ang pinili dito ni Robert sa kabila ng lahat. At dito naman na tila nagalit-galitan din itong si Zoe na ibinalik kay Analyn Santos itong ang stick-on na binigay niya dito nga sa kanyang ama. At dahil dito, nasaktan naman ang husto itong si Analyn sa mga sinasabi nga dito ni Zoe sa kanya. Dahil tila tinatanggalan siya ng karapatan na makasama at makita itong ang kanyang ama na si Dr. Tanyag. At malungkot nga na bumalik itong si Analyn sa Eastridge. At nagtatanong naman itong si Dr. Lyndon Javier kung nakausap at nakasama ba daw niya itong kanyang ama. At dito naman na sinabi nga di Analyn kay Lyndon na masakit isipin na tila nabibrainwash na nga ng husto itong si Robert dito nga ni Zoe dahil kahit anong gawin niya ay hindi pa rin daw siya pinapaniwalaan ng kanyang ama. At naniniwala pa rin itong si Robert na talagang namumukhang pera itong si Lyneth at itong ang si Analyn. At tila hindi nga nagustuhan din ni Lyndon ang balita na sinabi dito ni Analyn sa kanya. Sa kabilang banda, dahil nga sa halik dito ni Moira, ay baka maalala ni Robert itong ang si Lyneth ang kanyang first love at kanyang minamahal talaga noon. At ganoon din naman itong si Lyneth na kahit binagbigyan niya itong si Carlos Benetes ay hindi pa rin makakalimutan ni Lyneth ang kanyang unang minahal na si Mr. Chinito. Ito na kaya ang unang daan upang magbagong buhay na nga sila at magpo-focus itong si Lyneth dito naman kay Carlos Benetes na pinagbigyan niya nga ito at sinagot na nga ang kanyang ino-offer na pagmamahal dito nga kay Lyneth. At dito naman na ibinalita din ni Lyneth kay Chang Susan na nakauwi na nga itong si Dr. Tanyag. At nagtanong nga ito kung alam na ba daw ni Giselle at ng kanyang pamilya na nakabalik na nga sa Pinas itong si Robert. At dito na sinabi nga ni Lyneth na hindi pa rin alam ni Giselle na nakabalik na nga itong kanyang kapatid. At humihingi naman ng tulong itong si Analyn sa kanyang tita Giselle na sana raw ay tulungan siya na mabago ang isipan ng kanyang ama na maburad ito ang mga pangninira ni Zoe sa kanya. Kaya dito naman na sinabi din ni Giselle kay Analyn na huwag daw mag-alala ay gawin daw niyang lahat upang maliwanagan at magising sa katotohanan itong ang si Dr. Tanyag na hindi totoo ang mga sinisira at mga sinasabi dito ni Zoe at Moira tungkol nga dito sa mag-ina na si Analyn at Lyneth. Dahil sila nga ang tunay na biktima dito at hindi itong si Moira at Zoe. Kaya yan po ang ating patuloy na pakaabangan mga idol dahil nga sa nakabalik na nga na tuluyan itong si Robert at lalo na mag-uumpisa na nga ito magtatrabaho dito nga sa Apex. At ano nga ba ang reaksyon ni Robert ngayon na wala na nga itong si Giselle dito sa Apex at ito nga ang si Analyn dahil nandun na nga ito sa Eastridge. At malalaman na rin ito ni Don Pepe na nakabalik na nga ng Pinas ang kanyang anak na si Obeng. At makakabalik na nga ba sa Manila din itong si Don Pepe nagmula sa Cebu. Kaya yan po ang ating isa sa pakaabangan mga idol dahil mas titindi pa ang agawan at silusan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming pong salamat sa inyong panonood dito sa aking munting channel.